We can start. Susunod na lamang po kasama natin si Judy at saka si Coco. But we'd like to start, of course, with Archbishop Leonardo Legaspi. He would like to share about the ordaining of Peña Francia. But before his sharing, meron pong ipapalabas muna sa atin isang maikling video lamang po about Our Lady of Peña Francia. Take it away, direct. Thank you.
beautiful video on Mama Mary. Napaka-powerful po. Ano po? And what a revelation, 300 years na rin po pala yung devotion sa kanya. So maybe we can ask Archbishop. Archbishop, before you were assigned po to our Nueva Cáceres, what did you know about the devotion to Our Lady of Peña Francia? And after your long stay there, how did this change? What was your first question? Not every day, except my long way information. I knew about existence. It was marginal to my life. My focus was, of course, Our Lady of Manama, where I stayed. Because of the Dominican. Magkapatid yata yun, di ba? So I don't know. How long did I stay in Cáceres? 28 years. 20 years, wow. 28 years. 28 years. My only assignment after I became bishop, I was sent there. And I left last October, a year ago. Now, how do I feel about this? It's a bit of a problem because now I'm nearer to Our Lady of Manama. But Our Lady of Peña Francia has a very special reason for my life and existence. And although I'm far from her now, but don't mistake the fact that I Lady Mary of Manama and Mary of Peña Francia on the position. Just an example, I said, who was first in the whole deputy of Vietnam, Our Lady of Peña Francia, and he was not getting what he wanted. So he went to the Our Lady of Carmen, and when he got into Our Lady of Carmen, he's stronger than Our Lady of Peña Francia. I'm not like that yet. Para lang mga nila, no? Yung isa Miss Universe, yung isa Miss World. Miss World, no? Para sila maganda. Yung nga sana gusto ko itanong kay Archbishop. Ito pong pagkakaroon ng iba't ibang pangalan or iba't ibang parang assignment, no? Iba't ibang association sa isang lugar. Like you have Lanabal, you have Antipolo, you have Carmel, and so many others. Ano pong take nyo doon? Ano masasabi nyo? Because some others might say, teka muna, ano ba? Sino ba talaga? You know? Yeah. I think it's basically, you experience something. In my case, I didn't have much knowledge about the Virgin of Peña Francia except what I read before going there. But all the time that I stayed there, little by little, I was getting to understand. And through her, I got to understand better the culture of the Vigulanos, the political system, the family stories. Because Ina, that's how we call her, Ina or Vigulanos, is just Ina. All the Vigulano politicians, when they talk of politics, never get together. But when they talk of the Virgin, voila, everybody bow. That's how the culture is. I think the Virgin of Peña Francia, which has stayed in Bicol for more than 300 years, 1710, defined the character of the Bicolan culture. But it does not only define, it defines its faith mission. Because Peña Francia was given to them, the Bicolanos. But the Bicolanos should understand, hindi kanila yan. Hindi nila mahalin kim-kimin at sabihin amin to. They have to share her to others. And that is the... Nowadays, the devotion is spread all over the world. There are chapters. It happened like that because wherever there is a Bicolano, the devotion follows. Okay. Archbishop, may narinig po kami chismis kasi rabel o simbahan, iniintrigo pa. Galing po ito sa kaibigan niyo, the late Marilu Diaz Amaya, and she said that
you were suffering from a serious ailment, and through the intercession of Mama Mary, you received, Our Lady of Benefrancha, you received some form of healing. I usually hesitate about this matter, but for her sake, that people, the 1210 was the third centenary of Our Lady, 300 years in Vigo, the Philippines. But in 1209, I was diagnosed with fourth stage lung cancer. Fourth stage lung cancer. And, wala kayong symptoms? You had no idea, Archbishop? No, I didn't have any idea until I had an X-ray. And they said there's something there I have to see. So, what I did was, since I knew that I would not be staying longer in Vico, I thought it was okay. My prayer was this: it's okay if that's what you want me, but just give me the strength to fulfill what you want. But contrary to my stand, the faithful of Casares prayed and made a deal with the Virgin that por lo menos ay ayon mabuhay si Arsobispo for 1 year para tapusin yung tercentenario. Explanation, prescription period pa ho. And so it was. That happened about July. I made this decision not to undertake any cancer treatment, to stop all the cancer treatment. Why? I thought, matanda ka na naman, ano ba naman ang gusto? Mag-retire ka na, mag-retire ka naman gusto. And then, but when I in July, I had a checkup. They couldn't find anything. There was no trace. And so I went through the third centenary 1210. The September of 1210 was the fiesta of the third centenary. October, I had a checkup, and there it was. Stage 4. Oh, my name. My cousin. Since nakipagkasundo ko tayo talaga. Wala nang, hindi mo kayo pinapirma ni Mama Mary ng memorandum of agreement. Pero very, very definite ang gracia. Kaya niya mabuhay ang matatang yan for one more year. Tapusin lang yung third centenary. They were particularly interested. Matapos mo lang yung fiesta namin. They were not very interested. Okay. So, that's what happened. So, how are you now, Archbishop? Now, I'm still with my alaga, my cancer. And I'm still alive. Amen. My prayer is still the same. My prayer is always, Thy will be done. Kung ano gusto mo, hinihingi ko lang palagi, bigyan ko mo ng lakas na matupad ko ang gusto mo. Yun lang. And I think I'm in that situation. Okay, thank you very much, Archbishop. Salamat po, Archbishop, for having us. So, punta na po kayo sa Bicol, sa Our Lady of Benefrancha, pero may prescription pa na. Okay, so we turn to our next sharer. Ito po, malaking surprise sa akin, Tita Boots, ano? Kasi po, inahanga natin siya from showbiz. Hindi ko alam na meron pala siyang devotion. Kaming mga nasa showbiz, especially nasa Oasis, he was one of the founders, no, of the ministry. Meron po mga taga-Oasis dito. Ayun, andun sila sa Bandaron. Si Boyet and his wife Sandy, former Sandy at the Loma, one of the leaders there.
and napakalaking inspirasyon. Ako na magbibigay mismo ng testimony about this couple. Oh, napakalaking inspirasyon po sa aming lahat. Masipag po mag-conduct ng Bible study itong mga asawang ito. And more than their particular devotions, it's the example that they show as a couple and as individuals. Okay, to share with us his particular devotion is Mr. Christopher De Leon. Morning. Morning. Hi. Hi. Yeah, my name is Christopher De Leon. And as you very well know, I was named after Saint Christopher. I don't know if he's still a saint now. But still, you know, the name itself says that it means that the name means Christ's bearer. So I still carry my cross up to now. Yeah, and so I grew up right behind, you know, Immaculate Conception Church. I studied in Immaculate Heart of Mary College, so I grew up under the care of the Blessed Virgin Mary. And, okay, this was like about early, late 70s and early 80s. I was wild, very wild then. Sharing po ito, I have to say this, no? To prove something. Sabi nga ni Sister Boots Anson, yung fame and being a celebrity, the spotlight blinds you. The success blinds you a lot. And to cope up with it, you have to, you know, sometimes kami, other actors, not Sister Boots, but some actors would like cover up with like getting drunk after a day's work or during work or getting to drugs. During the early 80s, I really got, you know, I took everything. I took acid, I took downers, I took uppers, took cocaine, shampoo, everything, you name it, I took it. I was addicted to it for about like 5 years. And I suddenly realized when I was at the end of my rope, you know, I lost everything already. I nasadla ko na yung bahay ko. I was like zero balance in the bank. Nobody was getting me for a job. And then, like my family, my friends would shy away from me because I was a pain in the neck. So I one night, I was alone in my room, and I was so empty. Empty, I was very empty, and I started crying. I started bowling, and you know, like, I was alone. I was for hours and almost a day. One whole night, I mean. I was like crying and asking for God's help. Sabi ko, God save me. Wala pang Lord. Lord save me. Wala. So, God is an answering God. Amen? Amen. He is an answering God. After several days, after
couple of days, may tumawag sa akin, they were offering me a project. O sige, come over in the house. Come visit me pala. No? Sa bahay. So they did. There was this line producer, the producer, the director, Danny Cabrera, some writers and production staff went to the house. And they were offering me the movie San Lorenzo Ruiz. Wow. Movie. Okay. Sabi ko nga, God. Oh, sabi ko, thank God. Sabi ko, thank God. May trabaho uli ako. Kasi marami na akong utang eh. Grabe. And, but sabi nung the director said, and the producer said, there's one thing, katulad ng sinabi mo kanina, alam na mga ibang pare, yung mga chismis. Di ba? But they knew that I was into a lot of, I was into drugs. They knew about this. And how can a saint, a drug addict, portray a saint? So there was a problem there. So what do we do? Sabi ko, the project will slip away again. What do we do? Let's go up to Baguio. Let's commune. Let's go on a retreat. Let's talk about the project. Let's talk to God and all that. So I did. I said yes. They went ahead, went up to Baguio. The cast and the crew went up to Baguio. I followed the next day. I was like, nag-cold turkey po ako. Because I had to stop taking drugs. I was drinking then while going up to Baguio. And then, pagdating po, it was drizzling. Pagdating po sa Villasis, there was this car who slowly stopped in front of me, and I slowly stopped, you know, in front, at the back. And there was this big Damo bus that bam, rammed my rear. Luckily, I was driving yung pinakahuli kong kayamanan. I was driving a station wagon, Mercedes station wagon. If I was just driving a bantam car, I wouldn't have been here. You know, talking and praising God. You know? So that Damo bus rammed my back, my rear, and then nothing happened to me. The devil was trying to stop me, but the angels were protecting me. God's angels were protecting me. Whiplash lang ng konti investigation. Tapos dinala ko yung kotse sa munisipyo. I went up straight to Baguio. I will not miss that retreat, that communion, communication with God, a week with God up in Baguio. And to talk about San Lorenzo Ruiz. Okay, the first day was like, I was sleeping, I was like a cold turkey. On the second day, it was the same thing. On the third day, I woke up. This was a simple miracle. I just woke up. When I woke up, there was this window, and there was the sun was up. The trees were like dancing, the birds were singing, and it was technicolor. It was in technicolor.
Kasi pag may problema po kayo, o pag may problema po tayo, our world is in black and white or gray, no? But this one was in color. In color. Ano? So, sabi ko, ang experience ko, I talked to one of the friends, my brothers there, and said, hey, I feel light. I feel so good. I feel like I'm healed already. And thank God. Thank God. There was no rumbling sound. There was no like apparition or nothing like that. It was just like I woke up and I was a different person. I was there because we were going to commune with God, and I was there because we were going to talk about the story of San Lorenzo Ruiz. And then something struck me really hard. Sabi nung San Lorenzo Ruiz, nung pinag-uusapan namin yung story niya, the movie was going to be very big. It was going to be shot here with the port, with galleons, Portuguese, Spanish, and it was going to be shot also in Japan, where yung mga, ano, mga Hapon, mga samurais, mga shoguns, and all that. It was going to be a big movie. Pero, nothing happened. But the experience we had to share it. I thought we had to share it to others. That's why that started the Oasis of Love community. The feeling, the experience we had in Baguio, I had to pass it to my parents, my friends, my relatives, and then sinilin, when they experienced that high or that experience with God, they had to share it with their families and friends and all that. So, nangyari po, after, ito na, 25th year na natin, ang Oasis po, meron ditong Oasis community dito sa Manila, but in Visayas and in Mindanao, they're much bigger. They have a bigger community. They are very devoted community in Visayas and in Mindanao. The miracle of all miracles, 18 years na, ngayon 25 years na, nung 18th year, na-realize ko, hanggang ngayon, wala po. Check. Hindi pa nagagawa yung storya ni San Lorenzo Ruiz. 25 to 18 years na, tumanda na ako. Di pala, umidad na tayo. Pero ang masasabi namin lahat dito, lalatid ko na kami, Brother Boy, hindi nga natuloy yung project na yon in its magnanimity, no? As projected. Pero after that, sabi nga nila, all the rest is history when it comes to the 180-degree turn of Christopher and the impact of that on the entire movie industry. At yung kanyang star as a performer rose even higher. Look at the staying power of Christopher, di ba? Nandiyan siya because siguro si San Lorenzo Ruiz, kahit hindi natuloy yung pelikula niya, nandiyan pa rin sa likod mo kasama ng guardian angel mo, ginagayad ka. I'm sure of that. Pero I heard that hindi nga natuloy, pero itinuloy ni Christopher. Meron po siyang play ngayon. Noong 80, parang nagdibo na yung community. Sabi ko, bakit hanggang ngayon hindi pa nagtutuloy yung movie? May edad na ako. Sabi ko, hindi na ako pwede mag San Lorenzo Ruiz. Pwede na lang ako maging si Fray Antonio.
O kaya si Lazaro, Saint Lazaro, nakitungin, no? But, sabi ko, gawin na lang natin itong play, theater, legitimate play. So, I had this inspiration from San Lorenzo Ruiz. I have to tell the story. We have to tell the story of our first saint. Marami po, alam niyo po ang story ni San Lorenzo, pero paglabas natin dito, marami pong walang may alam masyado sa storya ng kauna-unahang santo ng Pilipinas. Okay. So mamaya po, ano, I think the play is... ganito ang nangyari. Ang director, we showed it already. Yes, of course. A month ago, was that a month ago? A few weeks ago, at De La Salle, Binil. Nako, don't mention that name here! O na, alam ko, na. Kulay asur, kulay asur. Konti lang naman ang lamang eh. Konti lang naman ang lamang. Okay lang. Pero, we were promoting San Lorenzo with Fray Antonio Dominican. Di ba? And I'm sure. Actually, I'm here to promote it also. Sige po. Tell me. Before that, ito. Sabihin ko lang yung ano. I have this inspiration from San Lorenzo Ruiz. God told me, and through the intercession of the Blessed Virgin and San Lorenzo, told me to get Paul Dumol as for the libretto, Professor Paul Dumol and Juan Equis, and the best theater director in our country, Nono Padilla, is directed it, and then the music, it's a rock opera. It's a rock opera. And ang music is by Ryan Kayabyab. Wow, what a team, what a powerful team. It's a magical, it's a beautiful play, and I'm missing it. I'm missing it, and we will have to show this for all of you. Please watch. Please watch, it's really a beautiful play. And he says, I will die 1,000 deaths before I renounce the name of Christ. Amen. And he did it. And this is a story about courage, about brave men, about these Dominican priests. Yeah, who went to Japan and, you know, I came here to die for my faith. Okay. And then si San Lorenzo nga died. His famous line is, I'll die 1,000 deaths. Thank you very much. Parang pelikula yung buhay ni ano, no, Kuya Boyer. Okay, so we were told a moment ago that nandito na po yung pinakahihintay din natin. Let's call on Miss Judy and Santos. Palakpakan po natin. And narito na rin po si Juan de la Cruz, Mr. Coco Martin. Nagpapasalamat po kami sa kanila, sa kanilang pagdalo. At I am sure yung pong narinig natin ang testimony ni Christopher de Leon ay hindi lamang po nakaantig sa ating damdamin, kundi talaga pong nagmarka ng effect ni San Lorenzo. Thank you, Christopher. And welcome to Judy Ann Santos and Coco Martin.
na magbibigay din po ng kanilang ulam, ng kanilang sharing tungkol sa kanilang mga sari-sariling devotion po. Hi, Judy Ann. Judy, hello. Hi, Coco. Hello. Remember, ang devotion natin ay kay Mama Mary, ha? Ang pinaka-star, ha? Okay, so before we ask our two young actors to share about their respective devotions, ang isa po kasi doon ay devotee ni Pong Nazareno. We would like to ask Monsignor Clem Ignacio naman po, ang cura paroko ng Quiapo, to share with us about the devotion, which is very popular to many of us Filipinos, especially in Metro Manila, Poong Nazareno. But he has a short video clip info to show us. Correct? Sa ating po mga video wall ngayon ay papalabas ang isang audiovisual presentation on the devotion to the Black Nazarene. I was assigned here in Quiapo Church almost 6 years ago, and before that I had a very limited experience of this church. I still remember my mother used to bring me here when I was still a child. And the only encounter I remember that time was when my mother started the process of bended knees, going to the altar after a very difficult experience in life. But through the years, as I got submerged in the life of the devotees here, I was humbled by their expression of deep faith. As I got submerged in the life of the devotees, being the pastor of this beloved church in Quiapo, I was humbled by the deep expressions of faith of the people in Quiapo. They express their devotions in various ways. There is the pahalik, in which devotees touch and kiss the foot of the Black Nazarene image at the altar of the church, or the images of the saints in the pahalik area. The pabihis, in which devotees take part in the changing of the garments of the Black Nazarene image. And those who cannot physically take part in the activity itself, devote themselves to donating garments for the Black Nazarene image. Vision, in which devotees work their way through the thick crowds just to be blessed or to have their religious images and sacramentals blessed with the holy water sprinkled on the people by lay ministers after each Mass. The padasal, in which devotees ask mandarasal sitting at the back of the church or priests to pray for them and their special intentions. The pamisa, in which devotees ask for their special intentions to be offered in the masses. The palakan ng palahod, in which devotees make their way from the back of the church to the altar on bended knees as penitential offering for their special intentions. The pagyayapa, in which devotees participate barefoot in processions of the Black Nazarene.
the Pagpasan, in which devotees called mamamasans carry the wood of the karosa or the rope attached to it during processions. And the climax of their experience is revealed during the feast of the Black Nazarene on January 9, also known as the Traslacion, to commemorate the transfer of the image from Luneta to Quiapo Church. This procession is a phenomenon and is the longest procession in the Philippines so far. But do the people's way of expressing their faith stop here? No. More than these public expressions of their faith are the moments of deep and intense prayer. And they're having experienced numerous miracles and answered prayers in their lives that keep them coming back to the Church of Quiapo. The devotees ask, what more can I give? What more can I offer? I have seen this in their enthusiasm to be part of the Church's ministries. The people want to be connected with this Church as their faith is being touched by God's hand. Their hearts have been embraced by His love. It is as if they have felt being touched by heaven. I have seen the increase in the number of people who have been volunteering at the various ministries and organizations of this Church. There are many ways we could see how the people could participate in living out their faith experience and contribute to the life of the Church and the Philippine Church. The devotion to the Black Nazarene is steadily spreading throughout the country. Bishops and parish priests from various dioceses and parishes across the Philippines have been asking for images of the Black Nazarene to be donated to their diocese or for the life-size image to visit them, their churches, in order to nourish the faith and devotion of the many Black Nazarene devotees in their locality. In addition to this, the devotion has also begun to transcend the borders of Philippine soil. With the development of the Quiapo Church website, run by our social communications ministry, the daily masses at Quiapo Church is now accessible not only to people who are unable to physically be present to hear masses in their churches, but also to people who are working and living overseas when they want to nourish their own Philippine faith. There is a difference between a faithful and a devotee. A devotee is a shade more active, more vocal, far more expressive in proclaiming his or her faith than those whom we say are faithful. There is fire with the devotee. It took me quite a while to understand and embrace the devotion to the Black Nazarene as a pastor of this parish. And yet there is still much to understand about this devotion. As His Eminence Luis Antonio Cardinal Paglia once said, to understand the devotee, you have to be a devotee. Only a devotee could best understand devotee. We, the pastors, have come to appreciate that this devotion or any other devotions is a true treasure of the people of God. I remember a talk given by Pope Benedict XVI to his seminarians in Rome. I urge you to retain an appreciation of popular piety, which is different in every culture, yet always remains very similar, for the human heart is ultimately one and the same. Certainly, popular piety tends towards irrational and can at times be somewhat superficial, yet it would be quite wrong to dismiss it. Through that piety, the faith has entered human hearts and become part of the common patrimony of sentiments and customs,
shaping the life and emotions of the community. Popular piety is thus one of the church's greatest treasures, the faith that has taken flesh and blood. Certainly, popular piety always needs to be purified and refocused. Yet, it is worthy of our love, and it truly makes us into the people of God. Thank you. Malakuan po na natin. Nakita niyo po sa video na yun si Monsignor Clem. I hope you agree with me. Artistahin, ano po? Ayaw mag-agree ng mga tao. Now let's ask Monsignor. Monsignor, you're a witness to this great devotion to Poong Nazareno by many millions and millions of Filipinos. How has this nourished your faith personally, Monsignor Clem? Ito siguro alam ng marami, pero kaming mga pare rin tulad ni Christopher De Leon ay dumadaan rin sa mga difficult moments sa buhay nila. May mga rock bottom experiences rin. Bago ako napunta sa Quiapo, nasaan ako nun eh? Nasa sitwasyon na parang nag-burn out. Naalala ko nun, sinabi ko sa ate ko, tumawag ako sa kanya sa stage, sabi ko, umiyak ako nun, sabi ko sa kanya, ate, gusto ko nang sumuko, gusto ko nang umalis sa pagpapare. Tapos nagulat yung ate ko at pinaliwanag niya sa akin na ibang buhay sa labas. Pero pasya mo yan, decision mo yan. Gagalangin ko yung iyong desisyon. Pero hindi ko naman ginawa yun. Masabi ko lang sa kanya, masaya na ako. Parang gumana yung kalooban ko. Pero all those years sa Archdiocese sa Manila, I was given quite a lot of assignments. Tapos sinabi ko rin kay Cardinal Rosales noon, payagan mo na ako na pumunta sa Mindanao. Gusto kong magturo doon sa isang seminaryo parang away from Manila to take a break. Una ayaw niya. Tapos sabi ko sa kanya, Cardinal, kung hindi mo ako papayagan, baka magka-problema na. Gusto kong maging banal, but ayaw mo akong maging banal. Sa seminaryo, makapagdadasal ako. So finally, pinayagan niya ako. Umabot ako ng isang kalahating taon, pero pumunta siya doon at sinabi sa akin, balik ka na. Kailangan na kita sa Maynila. Tapos hindi ko alam, ang mangyayari pala ay pagkatapos doon sa parokya na binalikan ko, ay iniisip na pala niya ang dalhin ako sa Quiapo. At ang sabi niya, maraming problema. Tatlong oras niya akong kinausap na tuloy-tuloy noong isang gabi at sinasabi lang yung problema ng simba ng Quiapo. Una, sinabi ko sa kanya, Eminence, ako ba yung tinatanong ninyo o sinasabihan ninyo? Sabi niya, anak, yung huli. Sabi ko, bakit krus ang pagbubuhatin sa akin? Sa bagay, nakapagpahinga na naman ako na isang kalahating taon. Siguro, ngayon hinihingi na ng Diyos na pumasok ako. Pero yung pagpasok ko doon sa Quiapo, hindi ako deboto. Tulad ng sabi ni Father Arevalo, lumaki ako sa Sweden. Sino ba yung mga yun? Kaya hindi ko alam itong devotion na ito. Ang naalala ko lang yung nanay ko, dinala ko yung bata ko doon, tapos naglakad siyang paluhod, papunta sa altar. Bata pa ako noon, katabi akong nanay ko, sinasabi ko, tumayo pa nga yun dyan, nakapayo ko. Punta sa altar, layo-layo. Lahat ng sinasabi ko, Mami, nakatingin sa atin ng mga tao, nakakaya ka, tumayo ka na dyan.
Pero looking back, ako palang tinitingnan ng mga tao. Pero nung nandun ako sa Quiapo, dito po natuklasan na yung devotion pala ng mga deboto doon, maaari kang dalhin at hangatin bilang pare at bigyan ng buhay. Thank you. Maraming salamat po, Father Clem. Napaka-inspiring po niya. Sabi po nila, nothing happens by chance. And certainly, it's not by chance na ang katabi po ni Father Clem na exponent po ng devotion sa... Magkamukha sila. Nasareno. Na exponent po ng Nasareno. In fact, siya po ang namumuno doon sa mga devotee sa pamamagitan ng pagiging kura parokya niya sa Quiapo. Ano po? Eh, katabi po niya ngayon, ang isa naman pong deboto ng Nasareno. Marami po siguro hindi nakakaalam nito. Gaya ng sabi ko kanina, pag ikaw ay artista, katulad ni Christopher, ni Judy, ni Coco, ang akala ng mga tao talaga ni live on a bed of roses, panay glamour, glitter, although may positive pong controversy and intrigue, no? But it's so heartwarming. Ngayong umaga po, narito po siya, true to his name dun sa teleserye na Juan de la Cruz, John of the Cross, para po bigyan tayo ng ula para mag-share siya, magbigay ng insights, not only about the crosses in his own life, as the real life Juan de la Cruz naman po ito, kundi in particular yung kanyang devotion to the Black Nazarene. Palakpakan po natin si Coco Martin. Mahihain po talaga itong batang ito. Good morning po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sana i-share yung mga experience ko about sa aking buhay. Noong bata po kasi ako, yung family ko po, broken family po kasi kami. And then, mother ko, si mother ko, nag-separate sila noong 9 years old po ako. Bali, yung father ko, kinuha niya yung brother ko. Tapos yung mother ko naman, kinuha niya yung sister ko. Dahil ako ang panganay, ako po napunta sa lola ko. And, ayun po, dahil siyempre, ang nangyari po, lola ko po nagpalaki sa akin. Eh, yung lola ko po, deboto po siya ng Nazareno. Kaya ang ginagawa po niya, every Sunday kapag nagsisimba po siya, sinasama po niya ako sa Quiapo para magsimba. Siyempre, nung bata naman ako, yung devotion ko naman dun sa, ibig sabihin sa faith ko, hindi pa ganun katindi nun. Kasi bata ka lang eh. Sumasama lang ako para magsimba. And then, minsan kahit hindi ko gusto, mas gusto ko maglaro, wala akong choice kundi sumama sa lola ko. And then, hanggang sa nakalakihan ko na po yung pagpunta sa Quiapo, magsisimba ko. Tapos, habang lumalaki na ako, habang nagbibinata na ako, doon ko na na-experience yung maraming mga pagsubok na dumarating po sa buhay mo. Lalo-lalo na po sa family ko kasi nga medyo magulo, medyo complicated yung sitwasyon ng pamilya po namin. Dumating po yung time na parang wala kang matakpuan talaga. Alam niyo yung, sabi ko nga minsan hanggang ngayon, na sana kapag magkakaroon ako ng problema, sana kayang solusyonan ng pera. Kasi pag yung mga problemang kayang solusyonan ng pera, alam ko kayang gawa ng paraan eh. Either yan sa mabuting bagay, gagawin mo sa mga mabuting bagay, o sa masamang pamamaraan. Pero minsan may mga problema sa pang-sarili mo o sa pamilya mo na hindi mo alam kung sa paanong paraan mo ito mabibigay ng solusyon. Kagayon sa dumating po sa akin na nagkaroon po ng malaking problema yung pamilya namin na pakiramdam ko wala na talaga solusyon. Yung sabi ko nga po na parang siguro kahit anong magic, wala nang pag-asa. Pero siguro nga dahil napalaki ako ng lola ko na kahit paano na marunong kumilala sa Panginoon. And then wala kaming, ang para po sa akin kasi talaga po nun, tinatakbuhan ko lagi ang Nazareno eh. Lagi ko pupunta sa Quiapo. And ayun, nindadasal po ako na kahit alam ko pong imposible na, pinipili ko pa rin na sana magkaroon po ng solusyon. And then, hindi ko alam, sabi ko nga po, doon ako naniwala sa isang sa milagro na sa napakatindi na naging problema ng pamilya namin, nagkaroon po siya ng isang magandang solusyon at naligtasan yung problema yun.
Tapos hanggang sa ito na, naman. Siyempre, minsan kapag may isang problema natapos, minsan makakaibod ka na naman sa kanya. Dahil bilang tao, parang ang dami pagsubok eh. Kapag kailangan mo siya, naaalala mo siya. Pero kapag okay na yung problema mo, nakakalimutan ko na naman siya. Tapos may darating na naman ang pagsubok sa buhay ko. Ito na naman, maaalala ko na naman siya. Lahat ng klaseng dasal, lahat ng klaseng pagmamakaawa. Sinusubukan ko magpakabait kasi nga, baka siguro sumusobra ako or may nagagawa akong mali. Tapos, siya naman, walang sawang, hindi siya sawang pagbig. Sa lahat ng time ako, nagtataka na lang ako ng minsan, sabi ko, siguro sa 10 problema ko, ang dinilig niya doon, lagpas 15. Parang pakiramdam ko minsan, sumusobra na ako eh. Yung parang ang sakit-sakit para sa kanya na kapag kailangan ko siya, nandiyan ako para sa kanya. Pero kapag nasolve niya na yung problema ko, nakakalimot na naman ako. Tapos dumating na po yung point na nakatapos na ako ng college. Tapos pakiramdam ko, sabi ko, HR graduate ako, sabi ko, ano kaya papasukin ko ng trabaho? Ababagsakan ko lang, hindi ako waiter, manager ako ng restaurant, o nagtatrabaho ako sa hotel. Pero sabi ko, yun naman talaga yung pangarap ko, kaya ako nag-HRM. Pero nung nag-a-apply na ako ng trabaho, eh yung grades ko kasi nun, puro bagsak eh, halos eh. Ano nangyari? Parang hindi ako gano'n, ano? Hindi, yung opportunity, hindi sa akin lumalapit. Ngayon dumating na yung pagkakataon na kung ano-anong racket na pumapasok sa akin. Siguro, tapos mayroon na akin mga naka-scout or nakakita na parang, uy, may tsura to ah, baka pwede ka sa commercial, ganyan-ganyan. Sabi ko, commercial. Kung may mera to na, sige, subukan ko, sabi ko, ganyan. Hanggang sa sinubukan kong commercial, kahit minsan pa-extra-extra, minsan ikaw ang lead. Tapos minsan naman, may mag-aalok sa akin, o baka gusto mo mag-intaga ka din ng tarpaulin sa mga bar, yung pag nagsasampler sa bar. Sige, sabi ko, mas may racket. O baka gusto mo mamimigay ka ng mga sample sa mga malls, mamimigay ka ng flyers. Go ko ng go. Pero iniisip ko sa buhay ko, parang lahat na napapasokan kong trabaho, para sa akin, parang racket. Kasi ang hinahanap ko yung normal na trabaho, yung dire-diretso. Hanggang naisip ko, lumapit na naman ako sa kanya. Nagpunta na naman po ako sa Quiapo, nagdasal ako doon. Sinabi ko, sabi ko, Panginoon, sana bigyan mo ako ng trabaho. Gusto mo yung regular, yung mararamdaman ko sa sarili ko na kaya kong buhay na yung pamilya ko. Na makakatulong na ako na, alam ko na hindi ako nangangamba na, after ng 2 days na racket na to, titingin na naman ako ng isang linggo, minsan ilang buwan. Sabi ko, graduate nga ako pero wala akong makitang oportunidad para sa akin. Sabi ko gano'n, dinag-design po ako. Tapos, binigyan niya ako ng opportunity. May nakakita po sa akin na parang si kaibigan ko po si Bernie Lapos na uy, mayroon akong pelikula, sabi niya gano'n, na babagay sa'yo. Malaking potential na ito na ilaban sa abroad. Sabi ko, abroad? Pangarap ko yan. Ay ko, sige. Alam ko dyan. Sali ako dyan. Sali ako dyan. Yung pala, yung pelikula ko lang gagawin namin, medyo mature. Gay film. Sabi ko. Siyempre, inisip ko, ang title nun, Masayista. Eh, wala naman, that time, di pa naman po ako, ibig sabihin, di pa ako aware sa showbiz eh. Ang alam ko, Masayista, yung mga nangihilot, yung mga bulag sa SM. Yung pala yung Masayista ngayon, yung mga nagmamassage sa mga gay massage parlor. Eh di sabi ko na lang sa sarili ko, eh wala akong magagawa, pangarap ko mag-abroad. Hindi naman, hindi ko, that time yung mga oras na yon, hindi ko hinahangad na gusto ko maging artista. Ang pumasok sa akin yung sinabi niya na malaking potential na ito na ilaban sa abroad. Tapos nang naman ginagawa ko ng pelikula, kailangan ko pala magpakita ng puwet. Coco, sandali lang ha. Direct PG pa tayo. Eh yun, nung ginagawa ko ng pelikula, sabi ko noon, siyempre pinalaki ako ng lola ko eh. Kumbaga pinag-aral naman ako, magandang balis naman na ituro sa akin. Yung alam ko sa pagkatao ko, hindi ko naman talaga na, gagawin ko to kasi gusto ko mag-artista. Kumbaga sabi ko, kapag ginagawa ko ng pelikula noon, gusto ko lang siya matapos. Kasi, iniisip ko na ako, pag natapos ko ng pelikula to, makakapag-abroad daw ako. Mga isang oras yata bago namin ma-take yung pelikula kasi hindi ko talaga kaya. Dahil first time kong, sabi ko nung sa sarili ko, talaga nagkaka-problema sila, nag-uusap-usap sila na ano ba, gagawin ba? Ba't nag-i-inarty yung artista mo? Tapos sinabi ko sa sarili ko, sabi ko,
alam ko, hindi ko alam kung saan mapupunta ko, pero gagawin ko to. Ubarin ko yung brief ko. Alang-alang sa pamilya ko. Kasi, kumbaga ganun-ganun yung ano ko eh. Siguro yun yung tumatak sa akin eh. Na, dahil nga sabi ko nung bata ako, nasalat ako sa pagmamahal sa panahon sa pamilya. Pagpapak ko, sabi ko noon na balak araw, gagawin ko paraan para mabuo ang pamilya ko. Para mabuo ang pamilya ko. At nagkataon naman, yung taong nagsabi naman sa akin na malaking potential na ito na lumabas sa abroad, hindi naman po siya nagkamali. Talaga nung after nung nagawa na natapos namin yung pelikula, sinabi niya sa abroad yung sa festival, yung pelikula namin, nakapasok po talaga kami sa isang festival. Tapos napalis na po kami noon papuntang airport, nagulat sa akin yung director ko sa producer ko kasi ang laki-laki ng maleta ko. Ang hindi nila alam, ang nasa isip ko noon, wala na akong plano bumalik sa Pilipinas. Kasi iba naman eh, hindi ko naman talaga hangat na maging artista o mag-artista eh. Ang sabi ko, kasi kumbaga, dahil sa pananood ko rin ng TV, bukas sa mata ko na parang pag-artista, hindi pangabang buhay. Ang hinahanap ko, ang pinagdadasal ko yung trabaho na alam ko na masisettle ko yung pamilya ko. Yung trabaho na alam ko magdedire-diretso na magbibigay sa akin ng totoong kinabukasan. And then, alam ko sa loob ko noon na hindi pag-artista. Kasi ako, para sa akin, alam ko, mahihiyain ako. Alam ko, wala akong talent. Hindi mo na akong marunong kumanta sa mayaw. Ang pag-arte, hindi rin naman ako marunong kasi wala naman sa lahi namin na marunong kumarte o nag-artista. Kaya nung umalis ko kayo papuntang abroad, nung nag-festival na kami, nagugulat sa akin yung director ko, saka yung mga producer ko. May pinuntahan, may kinainan kami doon na Pilipino restaurant. Tapos, kwentuhan kami ng kwentuhan. Dahil kwentuhan kami ng kwentuhan, dahil HRM graduate ako, alam ko yung pagluluto, alam ko yung pag-aayos ng table setting. Nakagaangan ako ng loob ng mga Pilipino doon. Hindi alam ng director ko, saka ng producer ko, na ang bala ko talaga, humanap ng connection. Kumbaga, ito na yung chance eh, ito na yung pagkakataon ko eh. Ang ganda mo tingnan sa siguro mga pangatlong araw namin doon, di na ako sumasama sa kanila. Kasi po, kinakaibigan ko na yung mga cook, kinakaibigan ko na yung pati yung may-ari. Tapos, dahan-dahan ako nagpaparamdam na, parang po kaya kung sakasakaling magpaiwan ako dito, may matutuluyan po ba kaya ako dito? Siyempre, ginagamit ko na yung charm ko kahit kaunti po. Tapos, di dahil siyempre, tingin naman nila sa akin artista, naaaliw sila sa akin, oo naman, gusto mo sa amin kaya tumira, ganyan. Nagkakaroon ako ng lakas sa loob. Nagkakaroon ng linaw yung pagpunta ko doon. Tapos, nung naramdaman ko na parang may matutuluyan na ako, pumayag din yung may-ari ng restaurant na magtrabaho ko sa restaurant nila. Eh, nangyari po, bago matapos yung festival, inannounce na nanalo kami. Di syempre, nung nanalo yung pelikula namin, tuwan-tuwa yung mga director ko, tuwan-tuwa yung producer ko. Ako rin syempre, tuwan-tuwa. Tapos, inuman. Nung inuman namin, syempre, pagka sobrang saya mo, naamin ko sa kanila na direct. Pasensya na po, pero sabi ko baka hindi na ako sa inyo sumama pabalik ng Pilipinas. Kasi sabi ko kasi talagang aminin ko na ang dahilan naman po talaga kung ba't ko ginawa yung pelikula. Kasi po, gusto ko po talagang magtrabaho sa abroad. Ang problema nila, sa immigration, syempre grupo kami nagpunta eh. Baka pabalik, hanapin ako bakit wala ako. Yung producer namin ang magkaroon ng problema. Ang ginawa nila, nakiusapan nila ako na po, huwag muna kasi magkakaproblema yung producer natin. Baka sa ibang festival, baka sa ibang lugar, pwede ka. Sabi ko ganun. Eh, dahil no choice ako, inamin ko sa kanila, napilitan ako sumama pabalik. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, ang nangyari sa akin, syempre iniisip ko recognition dahil nanalo yung pelikula. At that time, hindi pa sikat, ibig sabihin hindi pa ganun kinikilala yung mga indie film sa atin eh. At dahil nga yung tema ng pelikula ko medyo mature, pag uwi ko dito sa Pilipinas, puro intriga ang binato sa akin. Na kesyo, yun nga, gay film yung ginawa ko, baka daw callboy ako, ganyan. Tapos nagkaroon pa ako ng issue bukod sa ibang artista. Sabi ko ganun, sabi ko, hindi talaga ako para sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi talaga pag-aartista ang destiny ko. Sabi ko, pag-aabroad talaga. Kaya nangyari sa amin, lumabag ulit kami sa iba't ibang bansa.
Kapag nasa abroad po ako, gumigising ako ng alas 5 ng umaga, yung tulog pa silang lahat. Ang ginagawa ko, naglalakad-lakad po ako sa lugar kung nasaan kami. Pinakikiramdaman ko yung lugar. Nangangarap ako na parang, dito na ba? Dito na ba? Dito na ba yung balang araw nagtatrabaho ako? Kasama ko yung pamilya, naglalakad kami. Tapos, nung dumating na siguro mga pang-anim na bansa na, ayaw pa rin lang ako kaya ganun, ito na nagpapaalam ako. Sabi ko ganun, direct. Papaiwan na ako dito sa Toronto kasi may nakilala na naman akong Pilipino eh. Gusto na naman akong magpunin. Kumbaga, makitira sa kanila. Ay, pwede lang, dito na lang po ako. Ayaw na naman ako dahil magkakaproblema. Eh, may laban po ulit kami sa Vancouver. Go, direct, sama ulit ako dyan, eh. Tapos, sige, di, nagpabisa po kami. Nung 1 week na lang bago kami umalis, dahil alam ko, ayaw niyo akong payagan, ha. Sabi ko ganun, direct, next time na lang ako sasama, kasi may racket ako eh, sayang eh. Kikita ako doon. Sa ibang bansa na lang, sabi ko, kapunta na naman ako ng Canada eh. Sige, sabi nila sa akin ganun. Ang ginawa nila, pumunta sila ng Vancouver. Eh ako, pinaplano ko na po lahat habang nandito ako noon eh, na alam ko nakakuha na ako ng visa. Kinonta ko yung kamag-anak ko sa Alberta. Paglipad nila pagpunta ng Vancouver, lumipad ako sa Alberta. Kasi may tourist visa ako eh. Pagpunta ko ng Alberta, una, dahil wala naman akong working visa, wala naman talaga akong apply na trabaho doon. Nakitira muna ako sa kamag-anak ko. Tapos, naghanap ako ng trabaho. Hanggang meron pong, wala, dahil wala akong team number, kumbaga parang team number sa kanila, hindi ko pwede magtrabaho ng legal. Ang ginawa ko ng mga Pilipino doon na gusto tumulong sa akin, yung ibang trabaho nila pang madaling araw, yun ang binigay nila sa akin. Tapos ang binigay po nila sa akin yung trabaho yun, nagtrabaho po ako doon for 9 months, nag-janitor ako sa isang pingguan. Kasi sabi ko nga, ayoko mapahiya sa pamilya ko eh, dahil sinabi ko, paninindigan ko yung pag-abroad ko, saka yung talaga yung pangarap ko. Nung 9 months na ako, 6 months lang yung binigay sa akin, tapos nag-extend ako another 3 months dahil naghanap pa rin ako ng ano, baka maayos yung papers ko. Nung hindi talaga maayos yung papers ko, bumalik ako ng Pilipinas. Masakit pa sa loob ko, na pakiramdam ko, nabigo ako. Kasi nga, syempre, nahihiyari lang sa pamilya ko dahil alam nila, hindi na po akong babalik. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, nag-apply na ako ng ano, sa Thunderbird, nag-apply na ako ng waiter doon sa isang casino. Tanggap na po ako. Noong mga oras na inaayos ko na yung mga papeles ko, nabalitaan ng director ko na bumalik ako na nandito na po ulit ako sa Pilipinas. Eh, mga magkakataong yun, nag-shooting sila ng isang pelikula na ang title, Terador. Eh, ang story po nun, mga bata kaya po kami. Eh, first day ko po, may eksena kami na, kasi dahil indie films, kumbaga, ginagawa namin, dahil wala naman kaming pera pang setup ng crowd, ginawa namin makatotoo na nag-shooting kami, talagang shooting sa pesta ng Quiapo. Tapos nung ito na, ang eksena ko, iahagis ako, yung para maabot yung Nazareno. Sabi ko, direk, di ko kaya, may namamatay dyan. Pero mga na-istambit dyan, pag nalalaglag eh. Eh, wala akong magagawin yung eksena, kaya mo ba? Pinag-isipan ko gano'n, sabi ko. Baka mamay tanggalin ako eh, kasi siyempre po, baka mamay matanggal pa ako sa project. Sabi ko, sige po, subok. Tignan natin kung kaya natin. Tapos inabangan po namin yung Nazareno. Eh, layo pa nung Nazareno. Ang ginawa namin, hinagis na ako. Pag-hagis kong gano'n, hindi ko talaga namalayan, para ako lumalangoy. Para ako lumalangoy sa tao, hindi ko alam paano lang ako nakarating. Tapos yung dito na malamit sa akin na yung Nazareno, dahil siyempre, umaarte ako eh. Alam ko, importante, dapat mahawak ako yung Nazareno. Nakipagbunuan ako, nakipag-ano lang sa mga tao, para mahawak ako yung Nazareno. Tapos nahawakan ko yung Nazareno. Tapos nalaglad na ako. Paglaglad kong ganun, pakiramdam ko talaga, alam mo, parang ka nasa dagat. Talaga hindi ka makahinga sa sobrang hirap. Tapos ang sabi na sa akin ng tao, itaas mo yung kamay mo, itaas mo yung kamay mo. Nung tinaas ko yung kamay ko, dahan-dahan ako nakalabas, dahan-dahan ako lumalayo sa Nazareno, isa nakalabas ako. Paglabas ko ganun, takbo ko sa director ko. Direk, ano, ayos ba? Oo, ayos. Di preview kami. Ang layo, nasapawan ako. Hindi ako nakita sa camera, lang nahawakan ko. Tapos, sabi ko sa akin ng director ko, oh, no, kaya mo pa ba isa? Sabi ko, sige, sabi ko, subok. Pero dito na natin naabangan, sabi sa akin. Yung papasok na sa simbahan mismo, dito na namin abangan. Inabangan namin ngayon, hinagis po ulit ako. Pag-agis ko, hindi ko na siya naabot. Hindi ko na naabot yung Nazareno. And then, pagkatapos po nun, napansin ko, may nag-offer na naman sa akin ng isang indie. Di, sabi ko nga, pag inayos ko po yung requirement ko, may pumayag ako. Kasi hindi ko na namamalayan, sa isang buwan,
nakakatatlo hanggang apat na indie films ang ginagawa ko. Yung trabaho na ina-plan ko, hindi ko na naasikaso kasi nga na-busy na po ako sa pagtatrabaho. Hanggang dumating na yung point na parang kaliwat ka na talaga, gawa lang ako nagawa ng indie. Pero that time, hindi ako nagtatanong na kung magkano yung babayad sa akin. Kasi sa indie po talaga, kumbaga, purely art lang yan eh. Ako, never ako nagtanong kung magkano yung talent, di ba? Basta naniniwala ako sa proyekto, susundin mo yung gagawin yung proyekto. Tapos hanggang sabi ko, nung ipapalabas yung pelikula, di natutuwa sa akin yung mga director ko sa mga kasamahan ko na parang pakiramdam nila, gumaganda yung career ko. Sabi pa nila sa akin, o, tignan mo, nasa Pilipinas yung ano mo, yung kapalaran mo, magiging artista ka pala talaga. Tapos yung ina-analyze na namin, sinabi sa akin ng director ko, alam mo ba't kasi nuwerte? Kasi nahawakan ko yung nasa akin, no? Tapos, after po nun, sabi ko sa sarili ko, oo nga, no? Sabi ko, samantalang dati, ang pinagdadasal ko lang, sabi ko, bigyan niyo ako ng trabaho. Sabi ko, kahit hindi ako matulog. Sabi ko, basta bigyan niyo ako ng regular na trabaho kahit araw-araw. Tapos ngayon, sabi ko, sa lahat na dumarating ng mga trabaho at blessing yung dumarating sa buhay ko, kapag isang pagod na ako at alam ko hindi ko na kaya bumangon sa kama, iniisip ko lang na dati nagdadasal lang ako na bigyan ako ng trabaho kahit araw-araw, kahit hindi ako matulog. Ngayon, binigay sa akin to, anong karapatan ko magreklamo? Sabi ko lang sa sarili ko. Tapos, ngayon, sabi ko kung ba't ako naging sobrang devoted sa ano, sa Nazareno, sa Quiapo. Kasi, alam ko sa sarili ko, sa lahat ng hiniling ko sa kanya, sabi ko nga, 10 lang ang hiniling ko, ang tinugunan niya doon, 15. Tapos ngayon, kung ano man yung pagbabago sa buhay ko, na natutupad ko yung mga pangarap ko, ngayon na napagsasama-sama ko na yung pamilya ko, na alam kong imposible na, sabi ko nga, isa to sa mga imposible mangyari eh. Kasi separated ang parents ko eh, nagkaroon na sila ng kanya-kanya pamilya. Hanggang sa nagkaiwalay-iwalay sila, hanggang nag-iwalay-iwalay din sila ng pamilya binuho nila before. Hanggang ngayon, napagsama-sama ko sila, sabi ko, ano ba hihilingin ko? Ano ba yung gagawin ko para matumbasan ko yung binigay niya sa akin lahat, sa lahat ng ito? Amen! Siguro, one last question na naman daw. Anong dasal mo raw kay Pong Nazareno ngayon na tapos na ang Juan de la Cruz? Actually, nung ginagawa ko yung Juan de la Cruz at na binubutok mo set po ito, honestly, para po sa akin, gusto ko itong ano eh. Kumbaga parang ito yung bilang pagpapasalamat ko po sa kanya sa lahat ng mga blessing na binigay niya sa akin. Kaya sabi ko, talaga nung binubuo po sa ito, sabi ko talaga po sa sarili ko, as a production, sana makapag-shooting tayo sa Quiapo. Kasi para makapagpasalamat pa lang ako sa mga lahat naman binibigay po niya sa akin. Thank you! Ako, sabi ko pa naman kanina, ito, sabi ko, mahiya yung bata ito si Coco. I'm sure yung senior mo, hindi yung ba para kayang nasa ringside seat ng The Buzz? At saka ano pa ba yung mga ibang talk shows na hindi naman sasabihin ni Coco yan? Okay. Diba? Ms. Boots, alam mo Coco, alam mo ba na si Pope Francis, makilola rin? Alam niyo ba yon mga kapatid? Si Pope Francis, he learned a lot about the faith, our faith, through his grandmother. Yan. Wonderful. Okay, so moving on. Thank you very much, Coco Martin. At salamat ulit kay Father Clem. Ito, magkatabi sila, parang devotees, and of course, Archbishop Leonardo Legaspi and Christopher, who I understand will render a song for all of us a little later on. Yes. Pero bago yan, ito po naman, si Christopher San Lorenzo Luis, si Coco Nazareno, si Father Nazareno, si Archbishop Ina, Our Lady of Peña Francia. Pakinggan po naman natin ang gustong ibahagi sa atin na isang devotee na Our Lady of Manawag, si Judy Ann Santos. Judy! Thank you po. Ikaw sana mo, hindi mo alam kung ano sasabihin mo, mabihira ka. Oo. Na-pressure tuloy ako sa iyo. Good morning po sa inyo lahat. Gusto ko po muna magpasalamat for inviting us over. It's a really rare occasion for us na may bilahan sa mga ganitong klase. Ako personally appreciate na
nakakarinig po ako ng mga ganitong pag-share when it comes to alam mga sins. Ang isang pasimuno nito, of course, everybody worked hard, no? Pero ang isang pasimuno nito, narito ngayon, kasama natin si Cardinal Chito Tagle. Cardinal, thank you for inviting all of us. I love it. Salamat po. Maraming po salamat at ang ating kaparian and the leaders of the church who are here. Sa totoo lang, in the bones, when I received the letter from Cardinal Tagle, sabi ko, paano naman ako hihindi? Pwede ko bang hindi ito? Sa totoo lang, hindi ko ako marunong magsalita sa live audience. Meron po akong fear sa live audience, kaya siguro hanggang TV lang at pelikula ang kaya kong trabahuhin. Hindi ko po maitawid yung sarili ko sa teatro. But that's the ultimate dream. Pero sabi ko nga, maybe ito yung isa sa mga pinidadasal ko na kailangan kong makatawid dun sa fear of live audience. Kaya ito na yan, sabi ko, at binigay na ni Lord, hindi ko na ito pwedeng tanggihan. No, anyway, ako naman po, bata pa lang kasi ako, mahilig na po ako mag-moment sa mga santo. For the simple reason na idol ko kasi si Julie Vega. Meron siyang pelikulang mga mata ni Angelita na kausap niya si Mama Mary. So ako naman, feeling ko, at 7-6 years old, pag kausap ko si Mama Mary, pupunta ako sa langit. So yun palagi yung dinadasal ko, sana mapanaginip ako si Mama Mary, sana ganito. Sa Antipolo po, yung school namin, katabi lang na Antipolo Church, every after school, pag-dismissal na, nandun ako kagad sa belo ni Mama Mary. Tutulong ako sa mga madre, mag-tiklop ng belo, magpalit ng damit, magsindi ng kandila. Yun yung sarili kong devotion at 7 years old. Tapos, 7 pa lang ako, maano na po, maarte na ako. Yung gusto ko, inaarte ko yung bawat eksena sa buhay ko. Ginagawa ko siyang pelikula. Kunyari, kawawa ako. Kunyari, ano ako. Pero wala naman talaga. Hanggang sa naghiwalay din yung parents ko, but I was never affected. Siguro at a young age, I was blessed already to have a positive heart. Parang hindi ako nagkaroon ng angst sa kahit na sino sa parents ko. I was very young, pero naiintindihan ko na na, pag nagsama kayo, mas magulo pa sa bahay, maghiwalay na lang kayo. Ganun na po ako, bata pa lang ako. Para sa akin, kung saan kayo masaya, go. Hindi ako isang tao para sabihin, dapat magsama kayo kasi sabi ni Papa Jesus, maganda pag kompleto ang pamilya. Totoo naman po, yun naniniwala ako doon. Pero kung kompleto nga ang pamilya ninyo, pero palagi namang nagsisigawan sa loob ng bahay, hindi rin siya gugustuhin ni Papa Jesus na maging ganun ang pakiramdam ng mga anak nila, hindi po ba? So, bata pa lang ako, alam ko na ang tama sa mali. Alam ko na ang positive sa negative. Hanggang sa nag-artista na po ako, dumating din ako sa point ng life ko na I was at a crossroads already. Ang dami kong trabaho, ang dami kong pelikula. My mother was in Canada, my father was in the States. Pero hindi ako masaya. Tapos at that time, pag dalaga ka, di ba, parang feeling mo wala kang buhay pag artista ka. So I went up to Baguio. Yun yung parang naging ano ko, outlet ko po pag pagod ako. Aakit ako ng Baguio pag nalaman kung wala akong trabaho kinabukasan. Magpapatay ako ng pager ba nun? Magpapatay ako ng pager, tapos mawawala lang ako ng mga isa, dalawang araw. Tapos na-realize ko, bakit ako akit na akit ng Baguio? Bakit hindi ko hanapin yung sarili ko? Then, I woke up in front of a signage saying Our Lady of Manawa. Kasi sabi ko, bakit ako nagising? Normally, hindi ako nagigising pag maakit ako ng Baguio. Kasi umiinom ako ng pampatulog. Kasi gusto ko tulog ako the whole trip. And then, nagising po ako sa signage ng Manawa. Sabi ko sa kasama ko kay Kuya Jo, Kuya Jo, pasok tayo. Ano na po yun, mga alas 6 din ng gabi. Normally, when it's 6 p.m. already, they close the church already. Hindi na sila nag-aalaw na mga magdadasal. Kasi nga, magdadasal na rin po yung mga madre, yung mga pare. Nakikusap ako, kung pwede, isang ano lang, 10 minutes lang. Then nakita ko po si Father Sonny Ramirez sa
Manawag. And then, siya yung nag-introduce sa akin ng mga miracles ni Mother of Manawag. Hanggang sa when I was alone inside the church, very few moments inside Manawag na makikita mo yung sarili mong mag-isa ka, kausap mo si Mother of Manawag na wala kang ibang kasama. So, ang sinabi ko lang po sa kanya, wala akong hiningi, wala akong, ay hindi, hiningi pala. Malaki pala yung hiningi ko. Ang hiningi ko lang, yung lead me kung saan po pa talaga ako pupunta. Shall I stay in show business? Shall I go live with my mom in Canada? O hayaan ko lang kung ano yung ibigay niyo sa akin. So doon ako nag-stay sa hayaan ko lang. Kasabay nun yung pag tumanda po ako at kinailangan ko na ng isang taong makakasama pang habang buhay, bigyan niyo ako ng taong magdidirect sa akin sa tamang path, magtuturo sa akin ng tama sa mali, and at the same time, magiging positive lang ako palagi. So, I came to a point na paminsan tinatanong ko pa nga eh, nakinig ba siya? Parang hindi ako narinig, kailangan ko bang sumigaw? Hanggang sa nakikita ko na po yung sarili ko na every week or every month, I would always go there. I would visit Mother Mary of Manawag. Lahat ng kotse ko doon ko pinapabless para may dahilan ako para magpunta at bumiyahe ng 4-5 oras papuntang Manawag. Hindi na nga ako nagbabagyo eh, hanggang Manawag lang. And I would always lift up to her my projects, mga movies, hanggang sa dumating na naman ako sa puntong basag na basag yung puso ko sa sabi ng leading man. Ano mga lalaki ko? Walang totoo? Pinagdasal ko talaga na, alam mo, Mama Mary, I will be happy at the time na ibibigay mo sa akin yung happiness. And so, bahala ka na. Please pray for me. Sana dumating ako sa point ng buhay ko na makakapagpa-inspire lang ako. So, I guess, andito na po ako. Dahil po sa lahat ng dinasal ko, the Vatican gave me my own image of Mama Mary of Manawag. So, kasama ko na siya sa bahay. Hindi kita matatalo, Juan de la Cruz. Eh si Ryan ba? Anong role ni Ryan sa devotion mo kay Mama Mary sa Manawag in particular? Eh, hindi ko na po siya nadala kay Mama Mary kasi si Mama Mary na yung nag-stay sa bahay namin dalawa. Kaya every day nakikita naman niya, every Christmas day, binibaptize po ni Father Sunny si Mama Mary. So we have this yearly reunion with Father Sunny and Mama Mary of Manawag with other friends as well. And binibless niya rin yung family. Si Ryan silent practitioner naman po siya. Hindi siya yung talagang all out loud na magsasabing devotee siya. Pero we as couples have our own way of our relationship with the Lord. Thank you, Julia. Thank you, Mrs. Chuy. Okay, medyo kinipit na po tayo ng oras, ano? Gusto pa ba natin pakantayin si Kuya Boy? Okay, so Maestro, from the bottom of his heart, he wants to dedicate this song to all of us. All of these things, all the miracles that has been happening to us, to me, thank you, is through the grace of God. Amen. Yeah, and hindi naman natin talagang, we don't deserve this, but because out of His love, He's giving us the grace. So, I'd like to say something about grace. Thank you.
Thank you very much for your sharing. Thank you very much. And as our closing poll, we would like to ask Archbishop to give us his blessing. Ama namin at Panginoon, nadama namin ang init ng iyong pagmamahal sa pamamagitan na mga narinig namin karanasan ng iba't ibang tao. Harinawang ang mga aralin na yan ay maging gabay namin sa mga susunod na araw at maging daylang ng pag-ibayo at pag-iting ng aming pagmamahal at pagkilala sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak at sa pangangalaga na iyong ina na si Maria. At ngayon, tanggapin nila nawa sa pamamagitan namin ang bendisyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Salamat po, Archbishop. Pasalamatan natin ang ating mga panauhin. Huwag narito na si Rosario. No? Si Peruha pala. Maraming salamat po. Thank you.
Okay, salamat. Palakpakan muli natin sila. Thank you, Archbishop. Thank you, Monsignor Clem. Father Nono, Miss Boots, Anson, Roa, marami pong salamat. Maraming salamat po. PCNE, bigyan natin sila ng 500 clap ang ating mga panauhin. Ready? Mr. Julian Santos, Mr. Christopher.